Sinabi nga ito ni Stephen Curry dito kay LeBron James matapos nga ng kanilang playoff series at matapos siyang malaglag. Pero bago yan ay ito muna pagpapaliwanag ni Klay Thompson kung bakit nga ang pangit ng kanyang shooting sa Game 6. Bakit off shooting night siya mga idol kung saan meron lamang siyang 8 points sa laban, 3 out of 19 sa field mga idol, 15% sa field ang sakit niya mga idol, tas 2 out of 12 sa mga 3-pointers, 16% lamang. Talaga namang hindi ganyan ang kilala nating Klay Thompson. Kaya't ito ang pagpapaliwanag niya mga idol sa post-game interview. Hindi niya nga daw pinipilit yung kanyang mga tira sa Game 6. Hindi lang daw talaga ito pumapasok. Ang dami niya nga daw great looks na nakuha pero hindi lang daw talaga ito pumapasok sa basket. Kaya naman daw mas lalo na masakit ang kanyang nararamdaman ngayon dahil may magagandang tira na itong si Klay Thompson na usually pasok na pero namintis niya yon. Lalo na nga daw sa early moments ng game number 6 ay napakadami daw ng wide open look sa kanyang nakuha na hindi niya nga daw alam kung bakit niya namintis yon. Hindi niya daw alam kung pagod yon or mental fatigue or kung ano pa man daw yon. Pero sabi niya na hindi pa naman daw ito end of the road para sa kanya. And for sure, there is greatness ahead of him nga daw dahil this is his first full season nga daw since na-injured nga siya for 3 straight years. Kaya sigurado nga daw na next season, he will come back better. At eto na nga mga idol ang mga nasabi ni Stephen Curry patungkol kay LeBron James. It's a battle nga daw talaga every time na sila'y mag-aharap neto ni LBJ. At talaga naman daw na may iba't ibang storya na nabubuo sa lahat daw ng series na kanilang nalaruan na between the two of them. It's great basketball nga daw palagi tuwing magkalaban sila neto ni LeBron sa playoffs. Lagi nga din daw na great competition ito at talaga naman daw na amazing basketball player itong si LeBron. Nang dahil nga daw sa mga accolades na kanya nang nakuha, mga championships nga daw na kanyang naipanalo na sa different teams at mga records nga daw na kanya nang nagawa. Kaya naman daw every time na magkalaban sila neto ni LeBron ay lumalabas nga daw ang best neto ni Stephen Curry. At talaga naman daw na dapat mong gawin ang iyong best kapag kalaban mo si LeBron James at kung gusto mo nga siyang talunin. And for sure nga daw ay ganyan din ang pakiramdam neto ni LeBron James tuwing karap niya si Stephen Curry lalo na sa playoffs. Sabi pa nga rin neto ni Stephen Curry na gusto niya nga daw yung mga ganitong klaseng experiences at talaga naman daw na malaki ang kanyang respeto at appreciation sa kanilang mga naging battles neto ni LeBron James all throughout the years. Dahil ang ganitong klaseng basketball daw ay the highest possible level. Yan nga mga idol ang sinabi ni Stephen Curry na pagbibigay respeto sa kanyang isa sa mga great rivalries sa kanyang karir or matatawag natin na talagang rivalry na ito nga ni Stephen Curry. Tagal ng panahon mga idol simula sila'y unang nagkaharap 2015 pa and 8 years later sila pa rin ay nagkakaharap. At sa kanilang 8 years na battle na yun mga idol, ang nagresulta nun ay respeto, appreciation sa dalawang players. So kaya naman magandang makita mga idol na ganito ang kanilang sinasabi sa post-game interview. Nothing but respect after their battle.